labing isang barangay ang binaha dahil sa masamang panahon sa General Santos City. Nasawi naman ang isang lalaki matapos tangayin ng rumaragas ang ilog sa gitna ng malakas na ulan sa South Cotabato. Narito ang unang balita. Patay na ng matagpuan ang isang lalaki matapos tangayin ng rumaragas ang ilog sa Soraria, South Cotabato. Sa kasagsaga ng malakas na ulan, sinubukan tumawid ni Roger Barneso sa isang improvised na tulay sakay ng motorsiklo. Kasama niya ang kanyang asawa at 8 taong gulang na anak. Pero nadulas daw ang motor at nahulog sila sa ilog. Nakakapit sa puno ang kanyang mag-ina at nakaligtas. Tinangay naman ang agos si Barneso. Kalaunay natagpuan ang kanyang katawan sa ilog sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. 11 barangay naman ang binaha sa General Santos City. Sa barangay Lagaw, nasa 400 pamilya ang apektado. Ang ilang rider nagtulak na ng kanilang motor para makatawid sa baha. Mahigit 30 naipit sa baha ang kinailangang iligtas. Nasa 14 pamilya naman ang nananatili sa evacuation center. Nawalan din ang supply ng kuryente sa mga barangay ng Mabuhay, Labangal at Kalumpang dahil sa mga natumbang poste. Sa barangay San Isidro, parang ilog din ang mga pangunahing daanan. Ang ibang motorista, binalot na ng cellophane ang katawan para hindi mabasa. Ang mga pag-ulan ay dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nanalasa ang isang buhawi sa Mancayan, Benguet. Nasira nito ang ilang pananim na patatas. Inaalam pa ng mga magsasaka ang halaga ng mga napinsala. Isang water spout naman ang namataan sa karagatan ng Bacolod City kahapon ng hapon. Tumagal ang ipo-ipo ng ilang minuto bago nito bahagyang kumulimlim ang langit at may pag-ambod sa lungsod. Walang nasaktan o nasira dahil hindi tumama sa lupa ang ipo-ipo. Yan ang unang balita. Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino.